Hindi pa ba sapat na sinunod ko yung gusto mo? Nandito lang ako sa bahay? Mag-aalaga lang ako ng anak mo? Ano sa tingin mo? Hindi ako napapagod? Ha? Kung gusto mo magpalit tayo, ako ang magtatrabaho, ikaw dito. Ikaw ang mag-budget, ikaw ang mamalengke araw-araw. Tingnan ko lang kung lahat ng yan mapili mo. Kapagod mag-asikaso ng mga bata, no? Oo nga eh. Pero alam mo ba, ate? Meron bagong bukas na coffee shop dun sa malapit sa school ng mga bata. Tara kaya pagkahatid natin ng pagkain sa kanila. Alam mo, Jing. Gustuhin ko man, kaya lang kasi sakto lang yung binibigay sa akin ng asawa ko eh. Tapos kailangan pa nga, nakalista pa. Kasi akala niya lagi kinukupitan ko siya. Ha? Huh? Bakit naman kailangan pang ilista? Eh, asawa ka. Ano yun, wala siyang tiwala sa'yo? Eh, okay lang yun. Sanay na naman ako. Ilang taon ko na rin naman itong ginagawa eh. Alam mo, Isa, dapat hindi ka masanay eh. Dapat, pag binigyan nila tayo ng pera, pagkatiwalaan nila tayo. Ano sa tingin nila? Madali yung ginagawa natin na pagbabudget? Ay, naku, kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang. Para may sarili kang pera, napakadawit pala ng asawa mo. Alam mo kasi, Jean, ilang beses na rin kasi ako nagsabi sa kanya, kaya lang ayaw niya payagan. Ay, naku, kung ganyan, mag-isip-isip ka na. Isa! Isa! Tiktan ang babaeng to. Oh, magising yung anak mo. Ang lakas ng boses mo. Wala akong pake kumagising yung mga bata. Ang hinihingi ko, asan yung listahan? Sige, kukunin ko lang. Sensya ka na, hindi ko agad akin na. Ano to? Di ba gato din yung nakalista kahapon? Pamasahe sa school. Pao ni Nene. Ulam. Gato pa rin yung kahapon, di ba? Ang magagawa ko eh, yun naman talaga yung lagi kong ginagastos eh. Tsaka, araw-araw nagbabaon yung anak mo. Alam mo, hindi ko pabaonan yung anak mo. Baka naman nagsisinungaling ka lang. Kinukupitan mo ako, no? Eh, hindi. Ba't naman gagawin yun? Pinagkakasya ko na nga lang yung pera na binibigay mo sa akin. Ang taas-taas ng bilihin ngayon. Siguro, yung mga magagandang damit na nasa'yo, siguro galing sa pera ko, no? Saka ito, itong nasa listahan? Siguro, evento lang to, no? Umamin ka na, Isa! Kasi malilintikin ka talaga sa akin! Ano bang problema mo? Alam mo naman na pumupunta dito si Inay, di ba? Siya nga bumibili ng gamit ko eh! Eh hindi nga ako makabili ng mga gusto kong bilhin! Na kahit may nagyayaya sa akin, hindi ako sumasama. Alam mo kung bakit? Kasi gawa dyan sa utak mo! Masyado kang makitid! Lahat na lang ng bagay pinagsasalosan mo! Lahat na lang ng bagay pinag-iisipan mo! Sana man lang naisip mo kung yung bagang yung sanak natin, kung okay lang ba na laging gano'n na lang yung binibigay ko? Ang hirap mag-budget ngayon! Kung gusto mo, ikaw ang mamili! Ano pinagmamalaki mo sa akin? Ha? Bakit? May inay yung ambag ka na ba dito sa bahay natin? Yun na nga ang problema eh! Alam mo na gusto kong magtrabaho para matulungan ka! Tapos ngayon yan yung isusumbat mo sa akin? Ha? Sinakripisyo ko yung pag-aaral ko, yung pinag-aralan ko para lang sa gusto mo! Tapos ngayon, susumbatan mo ako? Ha? Hindi pa ba sapat na sinunod ko yung gusto mo? Nandito lang ako sa bahay, mag-aalaga lang ako ng anak mo. Ano sa tingin mo? Hindi ako napapagod? Ha? Kung gusto mo magpalit tayo, ako ang magtatrabaho, ikaw dito. Ikaw ang mag-budget, ikaw ang mamalengke araw-araw. Tingnan ko lang kung lahat ng yan mabili mo. Wala ka ng sumbat na may rin na may babato sa akin? Kasi nakakarindi na! Ilang taon, 5 taon, nagtitiis ako! Tapos ngayon ano? Hanggang ngayon? Yan pa rin ba isusumbat mo sa akin? Nakakasawa na eh! Nakakarindi na! Nakakabaliw! Alam mo ba yun? Mula ngayon,
Ayoko na makialam dyan sa pera mo. Dahil ayoko na makaranig ng sumbat. Magtatrabaho ako at hindi mo na ako mapipigilan para wala na rin akong marinig sa'yo. Talaga, ma'am? Sige po, bukas atan po ako ng interview. 9 o'clock po, ano po? Thank you, ma'am. Sa wakas, magkakaroon na rin ang trabaho. Mahal. Sorry dahil napagsalitan kita na masama. Ang hirap pala na mag-budget. Ilang linggo ko palang ginagawa, pero umaayaw na agad yung pitaka ko. Ikaw pa kaya na 5 taon mo nang ginagawa. Dapat nga humahanga pa ako sa'yo. Dahil nagagawa mo yung mga bagay na yun. Sorry talaga. Okay lang yun, mahal. Mahalaga, okay tayo. Asha, gusto mo ba pagluto kita ng masarap na hapunan ngayon? Kapag luluto? Oo, ako. Sige, tara.